Tawa ko yung nakikita ko may kayo guys. Sana okay kayo. Ako okay naman ako. At si David okay naman. At andito po kami ngayon para sa isang content na pinamagatang questions we never ask to each other. So, yung last nyo nakita si David, siguro baby pa siya. Pero ngayon, binata na siya. Ang bilis. Nag-pandemic lang. Ang dami nang nangyari, diba? Ang bilis talaga ng panahon. But anyways, ayan. So, matchy-matchy pa kami ngayon, pinag-usapan namin ito para kami sasayaw, di ba? So, sabi ko maglista siya ng 5 questions na hindi niya ba natatanong sa akin ever. At ganun din ako sa kanya. So, ready ka na? Yes. Okay. Sige, so, yeah, game! Nagtanan ka na ba dati? Hindi. Grabe ka naman, hindi ako nagtanan. Never kong ginawin. Tumakas kasama ang boyfriend. Tatay! Oo. Grabe, parang ngayon pala pinagpapawisan ako ah. Eh, normal naman siguro. Eh, hindi pala normal yun. Sorry. Siguro sa mga kagaya kong pasaway, once in a while, naranasan yun kapag mahigpit yung parents, di ba? Pero bad po yun. Ako naman. Actually, itong tanong na to, lagi ko na itong tinatanong sa kanya, pero never mo kasing sinagot. So, sana kayong sagutin mo na. Bakit di mo na ako niyaya kapag natutulog tayo? Kasi ang sikit. Gusto ko matulog mag-isa. Hindi ko kaya matatanggap yung sagot na yan. Masikip? Yes. So, pag malawag, yakapin mo ako? Yakap na lang. Hindi niya masagot. Pero feeling ko talaga ang sagot, nag-a-adjust na siya. Kasi ilang years kami natutulog magkatabi. Tapos parang lately, nagbibinata na siya. Di na siya yung mayakap. Una na yung niyayakap niya, diba? Ayaw mo yata akong ma-hurt, kaya ayaw mo sagutin. Sige na, ikaw na magtanong. Okay. Moment na natakot ka ng sobra sa buhay mo. I-relate na lang na, marami kasi moment na natakot ako ng sobra. Pero i-relate na lang natin sa'yo na involve ka. Yung time na nahulog ka sa hagdan, kaya po siya may ganito. Pakita mo yan. Ayan o. Pakita mo, dali, lapit ka. Para makita nila. Kasi ano? Kita, lapit ka, dali. Konti lang yung tahik nila. Kaya nga, pero pakita mo. Sa may kilay. Yung shorts ko. Yung, ikakat ko yan. Ayan, banda dyan. Ayan, oh. Ayan. So, ayan. May ano siya dito, parang maliit na tahi. Yan yung moment na sobrang natakot ako kasi ang likot-likot mo ng bata ka, tapos umaano ka sa hagdan na nagpapaikot-ikot ka doon. Tapos nung nalaglag ka, iba talaga yung sigaw ko. Sabi ko, hala. Parang takot na takot talaga ako. Tapos ang lakas mo pa sumigaw. Ah! So, natakot talaga ako nun. Okay. Okay. Okay, next. Ako naman. Next. Pag nag-asawa ka na ba, nasan ako sa eksena sa panahon mo? Hihiwalay ka ba sa mundo ko? Or either, kasama pa rin tayo? Ano ba? Either kabilang kwarto o kapit bahay. So, malapit pa din. Pag yan di mo ginawa, patay ka talaga sa akin. Okay. O, next, ikaw. Ano mga kalokohan mo nung bata ka? grade school. OMG, baka gayahin mo eh. Grade school. Pag tumatakas ako... High school, mas masaya high school. Okay, kasi mahigpit mama ko. So, ginawa ko na nung high school ako na may pasok ako, pero dahil din niya ako pinapayagang umalis, magmulo kahit saan, yung best friend ko noon na Becky, si Darwin, nag-mall kami dalawa. Pero naka-school uniform ako umalis. Sabi ko, mialis na ako ha, naka-school uniform. Pero yung damit ko talaga na civilian na t-shirt na sa loob ng bag ko. So, naglakad lang ako palabas. Tapos, nagkita na kami. Nagbalit na kami ng damit sa mall. Pero huwag yung pong gagayahin. Nasampal talaga ako nung pag-uwi ko ng bahay. Gagayahin, guys. Kasi nabuking ako. Huwag kayo magpapahuli kung gagawin nyo. Hoy, masama yan. Hindi, pwede naman kasi magpaalam, di ba? Pero pag hindi ka pa pinapayagan, ibig sabihin, hindi pa ganun kabuo yung tiwala sa'yo ng magulang mo. Kumbaga, yes. May time pa para yes. Dyan, di ba? Okay. Next, ako naman. Okay. Ano ang pinaka hindi mo makakalimutan sa childhood mo? My childhood ba ako? Grabe ka naman, parang wala ka childhood ah. Ano pinaka hindi mo makakalimutan? Memorable. Na naaalala mo pa rin hanggang ngayon?
yung nagluluto tayo ng pork steak. Ilang taon ka na? 2. 2 years old na siya. 3. Hindi ka 3 noon, siguro mga 5 ka noon. 3 na salita na ako. Yun na naaalala mo nung time na yun. Ano pa? Gusto mo sabihin ko? Balong mo sa akin. Ikaw ang nagbugas. Nang... Sabihin mo na. Nagbugas na nakatayo. Nandidiri mang hugas sa sariling anak. Pag tumatae kasi siya, hindi ako makahawak sa puwet. Di ko alam kung bakit ayoko humawak ng tae. So pag hinugasan ko siya ng puwet, nakahawak ko sa pader na gano'n, tapos nakatayo ko. Tayo, hawak sa pader, tapos ginaganong ko ng bidet. Kaya ako nagtubuyate sa tiyan. Kasalanan ko ba yun? Ginaganong ko naman ang bidet yung puwet mo eh. Tinubuhan pa rin ang bulate. Grabe naman. Hindi mo sinasabon. So naaalala mo yun? Yeah. Okay, o ikaw naman. Ano ang dream mo sa buhay? At ano ang... What would you give up to achieve it? Ganon. Anong sacrifice mo para ma-achieve ang dream? Wala. Simple lang naman kasi ang dream ko eh. Yung magkakasama pa rin tayo, tapos simple yung pamumuhay, at saka pag may na-hospital, may pambayad. Yun lang yung dream ko. At saka maging ano, maging mabuting ano pa, citizen. Hindi yun part sa question. Eh, wala nga akong dream. Hindi ko naman pinapangarap na maging milyonaryo. Okay lang sa akin yung magkaroon ng farm, magkaroon ng bahay natin para din ang umupahan. Yung mga ganun lang. Tsaka yung meron tayong panggastos, yung ganun. Hindi ako masyadong maano sa mga pangarap. Yun. Okay, ako naman? Yes. Meron ka bang sama ng loob sa akin na hindi mo pa nasasabi? Hmm. O nasabi mo na lahat? Grabe naman! Ano yun? Ah, parang natin ko na ito sinasabi. Ano? Recollection. So, ibig sabihin hindi ka pa nakaka-move on hanggang ngayon? Hindi. Grabe ka naman! Oh. Pwede kwento namin. Ganito kasi yun. Meron silang recollection sa Lasal. Mm-hmm. Eh, hindi ko kasi alam dahil ang sinabi sa akin na oras, eh, delay. Halimbawa, 7 o'clock yung recollection. Ang nasabi sa akin, 8 p.m. So, nagpunta, 8 p.m. tama. So, nagpunta ako, 8. Yan pala, tapos na. So, sobrang nalungkot din ako nun. Ano ka ba? Hindi na ikaw yung nalungkot. Ako din kasi pagdating ano ko doon. Ano pa ako nun? Grade 5. Oo. Eto nangyari, pagdating ko doon, hinahanap ko kasi ang laki ng Lasal, diba? San po yung ano, ganyan-ganyan? So, akala ko naman, on time lang ako. So, pagdating ko doon, awang-awa talaga ako kasi yung mukha niya nakaganyan siya. Tapos, hawak siya ng teacher. Tapos, lahat ng mga bata, may kasamang parents. Siya lang yung wala. Kasama na lang yung teacher. May letter kasi doon for the parents, ibibili mo. Hindi ko talaga alam. Oh. Hindi ko alam. So, pagdating ko, niyakap ko agad siya. Kasi, sabi nung teacher, kanina niya pa po kayo iniintay. Teacher lang yung kasama niya. Siya lang yung walang parents. Ang maganda, ang tatay ko ay si Ate Almira. Ang siyang kasama. Kami ang parents. Parents ko na. Mm-mm. Oh, ano na lang yung laman ng letter mo doon? Naalala mo pa? Hindi. Asan yung letter mo doon? Tinapon ko yun. Ba't mo tinapon? Nung wala ko, nagalit ako. Oh, hindi ko alam yun. Seryoso ba? Oh. Tinapon mo yun? Ba't ka nagalit? Hindi ko naman kahit nag-sorry ako doon? Hindi. Bago ka pa dumating, tinapon ko na. Ah, kasi parang feeling mo wala nang pupunta. Mm. Oh, sorry! Oh, tinapon ko na yun. Sorry. Hindi ko naman sinasadya. Ano talaga, miscommunication. Hindi ko talaga alam yun. Yes. Kasi naman minsan pag may event ka sa school, bigla ka nagsasabi sa akin. Yung, di ba, aminin mo, totoo yan, di ba? Oh, nai-inform ako, late na. Oh. Anyways, kalimutan na natin yun. Kalimutan. Ang mahalaga yung present, di ba? Ito naman. Ngayon mo lang nalang mag... tinapo ko yung letter. Oo. Hindi mo kinikwento. So, yung mga hindi pala ako alam sa'yo. Oo. Ang letter lang yun. Will, I love you so much. Aww. Sorry, natuto. Okay. O, sige. Ako naman magtanong. Sige. Mga bagay na... things you wish you knew nung bata ka. Yung mga bagay na sana alam mo na nung bata ka pa. Parang wala naman. Kahit mga advice. Wala eh. Wala akong maisip. Hindi ko masagot. Next question. Ano na lang sila? Kung anong ma-advise mo kung nakita mong bata pa ako? Ma-advise ko? Eh di ano? Sabi ko, makabait ka. Yun lang? Oo. Kasi ikaw na lang. Ano
ako. Kung nakikita mo sarili mo ngayon, maliit, nung bata, ano yung advice ko sa younger self ko? Mm-hmm. Ano ba? Pag agad mo yung jowa, kada taon. Hoy! Ito naman. Wala kasi akong regrets eh. Weh. Eh, kadi ko nagkaroon ako ng regrets, edi wala ka. Oh. So, tama lang lahat nung nangyari in the past. Tama lang din lahat nung ano ko, mga pinagdaanan, di ba? Okay, next ako naman. Last question. Last question ko sa'yo. May mga secrets ka ba na hindi mo pa nasasabi sa akin? Kasi dati, mahilig siya mag-open up sa akin as in lahat. Ngayon ba, may mga secrets ka? Itong stage ng buhay mo na to, na papunta ka na doon. Oh. May mga hindi ka pa ba nasasabi sa akin? Secrets about you? Na hindi mo pa nasa-share? May mga hindi ka pa ba nasa-share sa akin? Sa ngayon? Feeling ko kasi meron eh. Kaya pinipiga kita. Meron, di ba? Wala. At, nakwento ko na lahat. Feeling ko hindi. Gaya ng? Sa ano? Love life. Gano'n. Meron ba? Wala naman. Hindi ako naniniwala. Yung tingin mong yung kilala kita. May mga hindi ka pa ba na-share? Hindi ko naman tatanungin ngayon, pero meron ba na hindi mo pa na-share? Iniisip ko. Kasi sinabi ko na lahat sa'yo, nagkwentuhan tayo na nun. Ah, ganun? So, wala. Teka. Meron pa ba? Wala na eh. Wala na. Okay, sige, ito na lang. Siya meron, secret lang. Pero wala talaga. Oo. Pero dapat may secret. Gaya ano? Ah, yung mga ganyan. Oo. Kasi lahat talaga sinasabi niya, kahit yung mga usapan sa GC, mga ganap, mga kalokohan, gano'n. So, ito na lang. Ay, ikaw, meron ka pang last question? Wala na. Okay. Ang question ko, meron bang time na naapektuhan ka dahil sobrang lungkot ko or sobrang broken ko na naapektuhan ka din? Parang meron. Meron. Nakalimutan ko na eh, yung galit na galit ka nun dati, sobra. Kanino? Hindi ko alam. Basher? Siguro. Tapos nung kinausap kita, sinigaw mo ko. Kasi napagbuntunan kita. Mm-hmm. So, naapektuhan ka din nun? Medyo. Oh. Kasi minura mo ako nun. Hindi kita minura. Basta galit na galit ganun eh. Oo, sige. Okay na yan. Mm-hmm. Okay. Kapag nakita mo oh. Ako kayon, like oh. In the future, anong ma-advise mo na huwag kakalimutan? Always kang sumunod sa mga ano ko, advice ko. Tsaka sana, kapag may pinagdadaanan ka, magsabi ka sa akin. Kasi mother's oh. Most best. Mm. Kumbaga, maa-advisean kita ng tama. Kasi nga, di ba sabi nila, papunta ka palang pauna ko. Hindi man laging perfect yung maa-advise ko sa'yo. Pero syempre, dahil sa mga pinagdaan ko sa buhay, matututo ka rin sa mga advice na ibibigay ko sa'yo. Diba? So sana makinig ka and huwag matigas yung ulo mo. Yes. Yun ang masasabi ko sa yung advice. Yes. Oo. At ito pa, asahan mo na sa pag, ano mo, alam yon, kapag habang tumatanda ka na, magkakaroon ka na ng mga rejections. And that's okay. Kung baga pagdadaanan mo yan, mabubroken hearted ka. Pwedeng rejection sa love life, rejection sa career, rejection sa kung anumang bagay sa kaibigan, o kahit anuman, mararanasan mo yan. And huwag kang malungkot kapag halimbawa naranasan mo yan, kasi that's normal. Yun yung mga normal na pinagdadaanan sa buhay. At kailangan mo maging strong kahit pagdaanan mo yun. So keep yes. Going lang, diba? Yes, tama. Makinig kayo guys, kasi magandang advice din yan. Kasi ang family niya lang ang papagkakatiwalaan niyo. Oo, tama. Totoo yan. Mm-hmm. No matter what, at the end of the day, yes. Laging family. Family. Okay. Okay, so... O, tanongin pa ako kung anong namimiss ko sa'yo nung bata. Ano ba? Ano nga ba? Namimiss ko yung kinakarga kita. Tapos, Mika, kain tayo. Yung mga ganon. Kasi parang naninibago talaga ako. Kasi... Parang... Hindi mo ako kinakarga. Kinakarga kita, bata ka pa nung kaya hindi mo alam. Hindi ah, kapag nagpapabuhat ako, sasabihin mo, aray ko yung tahi ko. Oo nga, pag mabigat ka, pero kinakarga kita, pag magaan. Oo nga, totoo yun. Namimiss ko yung mga ganang moments, kasi parang nagka-pandemic lang. Pag nakita niya yung video niya dati, at yung last video niya, ayan, insert ko dyan. Trip mo. Ay, ilog lang, gusto ko mag-speak.
babaliw na ako sa quarantine to! Anybody help? Kailangan po niya mag-swimming. Saan makakabili ng pool? Yung mumurahin lang, ah. Sobrang bilis ng panahon. Biruin mo, 2 years lang, matangkad ka na sa akin. Tapos iba na yung boses mo. Ang bilis talaga ng panahon, so mag-spend talaga tayo ng time. Buti na lang, lagi tayo nag-spend ng time sa isa't isa kasi lagi kami kumakain sa labas with family. Yes. Tapos magkatabi talaga kami na tumatulog. So, yun, nami-miss ko talaga yung baby ka pa, nung bata ka pa, tsaka iba pa yung boses mo, yung kulit-kulit mo. Naninibago ko ngayon, parang feeling ko ibang David yung kaharap ko. Kaya parang minsan, natatakot ako, tsaka parang na-hurt ako na parang, hala, naiyak ako. Oh. Nagpapaiyak. Ano ba yan? Putek. Parang... Ano? Ayoko drama umiyak. Na? Maalaan mo eh. Alo, papaya. Ayoko na. Kasi parang nung mga nakaraang gabi, lagi ko iniisip, nag-open up ako ate Almi na sabi ko, shucks, ang bilis ng panahon, ano na mangyayari sa mga susunod? Siyempre, iba na yung priorities mo. Kaibigan na. Huliya ka din. Ano ba yun? Nag-iyakan mo ko. Ano ba yan? Eh, ba't ka umiiyak? Nangyayak. Yung totoo. Hindi, parang feeling ko anytime, parang hindi na ako yung priority niya, ganun. So, minsan na-hurt ako na, lalo na kapag halimbawa, nagmumuli na holding hands kita, ayaw mo na magpahawak. So, ang bilis kong maging sensitive. Tapos, pag matutulog, ginagano na yung kamay ko. So, ba't ganun? Pero iniintindi ko na lang kasi, yun yung stage na diba, dumaan din tayo sa ganyan, ayaw na natin na masyadong touchy kapag nagdadalaga o nagbibinata. Pero ba't nagpiyak? Pinipigilan namin kasi ayaw na yung magdrama. Kasi joke time to. Ba't bigla mo iiyakan? Ba't nagiyakan? Putek. Nahawa ako sa'yo. Nahawa ako bigla kay Mami. Ano ba? So yun lang naman. Kaya parang na-hurt ako. Pero ganun talaga yung wala akong magagawa kasi lalaki at lalaki ka. At mag-iiba at mag-iiba yung mga pananaw mo, yung mundo mo. Pero sana solid pa din. Okay. Ay, nako! Hi! Ay, mabait ka! Nakawa ko. Okay, bakit ka naiyak mo na ako? Ano ba yan? Nakawa ko yung anak kitong umiiyak. Okay. Okay. Ay, nako! Basta ang wish ko sana kung sino man yung papangasawa mo. Advance ko eh, no? Advance ko. Hindi, ready ko na yung sarili ko. Kasi... Akala ko ba ayaw ako mag-asawa? Wala naman tayo magagawa. Gusto ko yung simpleng babae lang tsaka mabayad at masunurin. Mm-hmm. Ay, nako. Anyways, that's all. Anyways, that's all for tonight. Thank you so much. Ang pangat na extra natin. Ala. Pinipilit naming labanan kasi hindi sa totoong buhay, sa bahay, hindi talaga kami madrama yung nilalabanan namin. Pero ngayon lang kami nag-iyakan tuloy. So, thank you for watching this vlog. Sana may mga nakarelate na mommies dyan at may nakarelate din ng mga bata. Hindi ko na alam sasabihin ko. I'm lost. So, yun lang. Thank you so much. May gusto pa ba sabihin? Wala na. Subscribe niyo po siya sa channel. Subscribe niyo sa channel. May bago akong vlog. May bago siyang vlog. Ang aking room tour. Oo, abangan niyo yun. Yes. So, abangan din ang mga susunod na vlogs namin. Baka next vlog natin, ka na, masil-masil ka na, macho man ka na. Ang bilis ha, yung totoo. Mm-hmm. So, ayun na, pinagpulisan ako. But anyways, thank you so much for watching this vlog. Thank you so much. Don't forget. Oo, sana may, na-inspire namin kayo, may natutunan kayo, at yun lang. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Bye-bye! Ito mo. Eh, sa'yo. Bye!